paano papasukin ang swerte sa pintuan ng bahay. Ilang tips ang binigay ni Master Hans, isang feng shui master, upang gawing maswerte ang pintuan at upang mapapasok ang swerte sa loob ng tahanan. Pinapaniwalaan sa feng shui na ang pintuan ang daanan ng mabuting pagpasok ng enerhiya sa tahanan. Kaya mainam na pangalagaan ito at pagplanuhan ng mabuti. Siguraduhin walang kalat na nakalagay o nakaharang sa pintuan. Iwasang maglagay ng mga sapatos, walis, daspan, basurahan o kahit anong kalat. Lagyan ng liwanag ang pintuan. Mainam kung maliwanag ang pintuan, lalo na kung gabi. Kaya mabuting maglagay ng ilaw rito. Iwasang ipwesto ang pintuan sa tapat ng pader. Hindi swerte kung may malaking pader sa tapat ng pintuan, kaya dapat ay may katapat lamang itong malawak at maaliwalas na lugar na walang kalat. Kailangan matibay ang pinto. Mabuting pangalagaan ang pinto sa pamamagitan ng paniniguradong hindi ito madaling masira at hindi itong lumalangit-ngit kapag binubuksan o sinisira. May mga swerteng kulay para sa pintuan. Depende sa kung saang direksyon ito nakapwesto. Kung nasa hilaga ito, blue, black, o purple. Kung nasa timog bahaging ito, red, orange, at yellow. Kung nasa silangan ito, green. Kung nasa kanluran o hilagang kanluran, mainam itong white, gold, o silver. Kung timog kanluran, red. Kung hilagang silangan, yellow. Kung nasa timog silangan naman, kulay wood o green. Maaari ring disenyuhan ng mga praktikal na gamit ang gilid ng pintuan, depende sa kung saang direksyon ito nakapwesto. Kung nasa hilaga isang basong tubig, kung nasa timog maliwanag na ilaw, kung nasa silangan lagyan ng puno o maliliit na halaman, kung nasa kanluran naman lagyan ng barya, ito ay gabay lamang.